ito po, ang tawag po dito ay lunch and meat. Pwede mo siyang lutuin ulit. Kasi yung iba rin yung ulit yung sinabi. Yan, ganyan-ganyanin mo lang siya. Iba-iba yung procedure. Depende sa nagluluto. Ako, ito kasi yung way ko, yung procedure ko. Yan o, pwede ka na palang mag-asawa. Yo, o, di ba already? Mag-aasawa ako siguro pag mga ano na ako. 35. Pwede nga. Sorry, nagkalat ako. Nahulog ng ano. Nai-stress. Si Ate Mel yung kasama ko lumaki sa Guagua. Siya mm-hmm. nagbabantay sa akin dati. Ayan. So, sa same pan, lagyan ulit ng olive oil. Bago lagyan ng butter. Yung iba kasi butter kagad. Ah, pero, butter. Parang hindi masunod yung butter kagad. Lagay ko lahat. Sige, lagay ko lahat. Ilalagay natin ang butter. Ayan. Lahat? Sige, okay na muna. Sige, okay na yan. Nahulog. Nai-stress na po siya sa akin. Hindi niya lang pumapangita dahil may camera. Mamaya umanda. Ayan. Wow! Tapos na siya! Bango ko, naamoy niyo lang. Sobrang bango. Butter pa lang yan. And then, next is, magsasauté na tayo. Kayo ba? Anong inuunan niyo kapag nagigisa kayo? Bawang or sibuya? Sabay. Mmm! Okay. Ano ba yun? Inuuna ko yung kamati. Ako kasi inuuna ko is itong onion. Kasi based sa nung lumipad yung aming team, nag-research sila. Mas madaling masunog yung garlic. So, onion muna. Kapag medyo translucent na, pwede na nilagay yung garlic. Ting! Ganyan. Hindi ako expert ha. But ano ko lang to lahat. At ang isip ko lang to. Ang bango talaga, promise. Ito yung mga gusto kong gawin pabango. Sobrang halo, paano ba naluto? Ano ba yung nagawa? Talagang makumanda ka, mama. Lagay na natin yung shrimp. Isang peeled pala. Na at saka na-deveined na. Again, pwedeng chicken or ano, kung ano gusto nyo, depende. Kung allergic ka sa seafood, pero gusto mo ng hipoeg, pwede yan. Pero kung gusto mong hindi makahinga, ilagay mo yung hipon. Sana may natutunan kayo dito sa pagluluto ng ate ko. Si Ate Mel, magaling yan magkapampangan. Totoo. Nagluluto ako, pero yung mga niluluto ko, eto hindi ko pa naluto kahit kailan. Ang niluluto ko, sinigang, pinakbet, paksiw, yung mga ganon. Hotdog, itlog, instant noodles. Hindi ako nag-oversteer ha. Iniiwasan ko lang ma-overcook yung mga hipon. Kasi pag na-overcook, tinitiga. Oh girl, lagay mo na to. Gutom na ako. Yung mga frozen kasi usually pre-cooked na yan. So hindi na kailangan talagang palambutin.